Praise God. So these magi's, that's why they are called wise, wise men. They have the right understanding of what gifts they are going to bring to present to that Messiah. Hindi sila, galing sila ng India. Hindi sila kumuha ng anumang produkto ng India na katulad ng mga, yung mga turbante, yung mga espada, yung mga kutsilyo na magaganda. Hindi sila kumuha ng mga ganun. Pero yung gift nila, hindi ito mga simpleng gift. It's a gold, frankincense, and myrrh. Hindi man sila nagdala ng extra pa. Tatlo lang yung dinala nila. At bawat isa, isa rin ang binigay. So these three gifts identifies who is that child that is born. These three gifts identifies kung ano ang kanyang gaganapin, kung ano siya, kung sino siya, kung anong mangyayari sa kanya. Doon pumapatungkol yung tatlong regalo na ito. So sabi ng ating mesero, ang ibig sabihin ng gold, nung ibinigay sa kanya, this means the deity of God. Kadyusan. Yun ang rumerepresent doon sa gold na ibinigay sa kanya. At ang frankincense, it's the service to God. Yung service na kanyang gagawin, yung kanyang purpose, kung ano ang dahilan, kung bakit siya pinadala. And the myrrh is death. So, deity is the service to death. So, very unusual. Very unusual. Kung titingnan mo, kung walang unawing tao, titingnan mo, kamatayan pala yung ibibigay ng myrrh. Bakit yung ang ibig sabihin ng myrrh, bakit yun ang ireregalo sa kanya? Yung gold, katanggap-tanggap. Yung frankincense, katanggap-tanggap kasi ito ay nagbibigay ng mabangong samyo. Pero yung myrrh, parang mabigat tanggapin. Kasi parang meron ng parang sabihin natin yung hindi na, pero hindi sumpa mga kapatid, the term na sumpa, parang binibigyan ka na ng hatol sa iyo na kailangan kang mamatay. But that's what he is. Yun ang purpose niya. Those three gifts is the very purpose of God to him. Hindi yung pinayagan binigay ng Diyos para lang tuyain yung kanyang anak. These three gifts exactly identify of who he was. Tingnan nyo kung paano hinayaan ng Diyos na maglakbay. Nang two years na naglakbay yung tatlong yun, yung wise man. Yung Queen of the South, 3 months yung paglalakbay. Prinotektahan sila ng Diyos, crossing that very wide desert, doon sa mga sabi natin, mga pirata. She was protected by God because she has a very important purpose. Hindi siya pupunta sa Jerusalem para lang magbenta ng kung ano. Pero pinoteksyon siya ng Diyos kasi gusto niyang makita yung karunungan ni Solomon na alam niyang iyon ay galing sa Diyos. So hinayaan ng Diyos na makarating siya safe upang may ipakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa Queen of Sheba na yon, Queen of the South. Ganon din sa tatlong wise men na ito, sa tatlong magay. Hindi biro ang 2 taon na paglalakbay using camel and ass. 2 years na naglalakbay sila. And in that 2 years, iningatan sila ng Diyos just because of that gifts. Kailangan makarating yung gift na yon to identify that Jehovah is in the manger, crying in that manger. Para sa kanya yun. Hindi yung dadalhin ng mga magay para lang magpakitang tao o magmayabang. Pero hinayaan ng Diyos, prinotektahan sila ng Diyos para makarating doon sa Bethlehem para maibigay yung tatlong kaloob na yun na siyang nagpapatungkol doon sa kanyang bugtong na anak. Now, that child, that's God. He was God. He was God manifesting in the flesh. The very God is in him. The very God created a flesh that he would be able to dwell in. So the creator now is in his creation.
kailangan niyang magkaroon ng creation na kanyang pag-iindwelan. Walang worthy. Sabi nga ni David, ipinanganak tayo sa iniquity. Doon pa lang sa sinapupunan ng ating mga magulang, may kasalanan na. So, hindi po pwede mangyari yun. So, anong ginawa ng Diyos? God created a flesh for Him to be able to dwell in. So, God is dwelling in that flesh. He created Himself a body of man. He did not create a body of animal, but He created the body of man because the very purpose, He is going to save the man. He will redeem human. Ang bumagsak, tao. So, ang ginawa niyang kinsman niya, tao. Gumawa siya ng tao na kanyang gagamitin upang mailigtas ang tao, mga kapatid. He has to create a flesh. So that by His creation, He might save them that were lost in His creation. God is the only creator, mga kapatid. Katulad nung napag-sharing natin kagabi, nung nabanggit yung greater works, sabi doon sa John, He that believeth on me, the works that I do, ye shall do also. And greater than this, ye shall do. So mga kapatid, this doesn't mean that na mas hihigatan natin ang Panginoong Jesus sa kanyang mga ginawa. Meron kasi siyang in-example. Sabi niya, ang Panginoong Jesus, nag-recreate siya from that bread to tear up a bread and then lalabas ulit yung bread, lalaki ulit. Habang pinupunit niya yung bread, lumalaki. Ganon din yung fish. Pero sa time natin, sabi niya, in-example din ng ating mensahero tungkol dun sa squirrel na kanyang binanggit. But titingnan natin, mga kapatid, we are not focusing on the flesh. We have to focus where that promise, where that power came from. Jesus Christ didn't make that bread or create that bread by His own. It was God who created it through the Lord Jesus Christ. At sa time natin, nung sinabi niyang greater works, magkikilos din naman ang Diyos hindi sa sariling kakayahan ng iglesia, hindi sa sariling kakayahan ng tao. Umaasa pa rin tayo kung ano yung kalooban ng Diyos. By numbers, sa time natin, it will be greater. By numbers, ang Panginoong Jesus, noong siya ay nangangaral, noong siya ay nagpapagaling ng mga sakit, may sakit. Siya lang ang kumikilos that time. Nag-uto siya, 12 alagad na magpalayas ng mga demonyo. Pero after that, noong siya ay mamatay, nagpatuloy. Nagpatuloy ang promise na ito. Ang mga gawang ito. Ang pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, nagpatuloy. So, gaano kahaba yung nilakbay ng promise na ito until sa time natin ay nangyayari? The quality, hindi tayo hihigit. Pero in the numbers, maring doon tayo humigit, mga kapatid. Sabi nga nung napag-sharean kagabi, ang alipin ay hindi po pwedeng lumampas doon sa kanyang Panginoon. Pwede siyang makipantay, pero hindi siya po pwedeng lalampas doon. Praise God. When they offered the gift of gold, they were perfectly harmony with God with their gifts. They gave Him gold, which identified Him as deity. Always a crown, the crown of gold. So, pag sinabing gold, ito ay nakapatungkol sa isang corona. Tingnan nyo, walang corona na gumawa ng corona na bronze. Pero ang ginagawa nilang corona, lagi yung gold. Ito ay napapakita doon sa kataasan niya, sa pamiminuno niya. At sa Panginoong Jesus, it's the deity of God. Now, in frankincense, merong binabanggit kasi pagdating sa frankincense sa Leviticus chapter 2, mga kapatid. Leviticus chapter 2, verse 2. Ang sabi niya, And he shall bring it to Aaron's sons, the priest, and he shall take thereout
his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, with all the frankincense thereof, and the priest shall burn the memorial of it upon the altar to be the offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. Kung titingnan natin, ginamit ang frankincense para sa isang mabangong samyo. Kamangyan. Kamangyan sa Tagalog. Katulad ng panalangin, sabi ng Bible, sabi niya, magiging katulad ng isang mabangong kamangyan ang ating panalangin na darating sa harapan ng Diyos. So ito ay nagpapahiwatig ng katanggap-tanggap sa Diyos na savor o yung amoy. So ang frankincense na ito ay ginamit dahil doon sa kanyang service na gaganapin. Sa kanyang ministry. Jesus Christ is Jehovah's servant. Hindi siya nagpunta rito para lang sa kanyang ganapin ang kanyang sariling kalooban. Sabi ng Diyos, "Behold my servant in whom I am well pleased. This is my beloved son in whom I am well pleased. Hear ye him." So there is instruction that you have to follow him. So kung kailangan sinabi niyang sundin mo siya, ibig sabihin, merong nag-i-instruct sa kanya kung ano ang kailangan mong pagsunod sa kanya. So it's not by his own will, but by the will of the Father. Kaya lahat ng kanyang ginagawa, sabi niya, lahat ng kanyang ginagawa ay kanyang pinakita muna ng Ama sa kanya, hindi sa kanyang sariling kalooban. Ang mga salitang aking sinasalita ay hindi galing sa akin, kundi galing sa Ama na nagsugo sa akin. So wala siyang sariling kalooban, wala siyang sariling pamamaraan kung ano ang kailangan niyang gawin dito sa lupa. Kundi umaasa siya kung ano yung sasabihin ng Diyos at kung ano yung ipagagawa ng Diyos sa kanya. Sa lahat ng ministry niya, nakikita natin yung na nangyayari yung bagay na ito na kailangan muna niyang makita, mga kapatid. Yung nabanggit ng ating yung napag-sharean kagabi tungkol kay Lazaro. Sinasabi na sa kanya, may malubhang karamdaman si Lazaro. Sinabi na rin sa kanya, namatay na si Lazaro. Mahal na mahal niya si Lazaro, mga kapatid. Nung pumanaw yung ating kapatid, nung natulog ang ating kapatid, nung nabalitaan natin, lahat na bahala. Isa-isa tumawag, hanggat maaari sana kung pwedeng puntahan, pupuntahan. Dahil nalaman natin na ganun ang nangyari. Nung una pa man, nung nagkasakit siya, lahat pumupunta kasi yung damdamin ng tao nandun. Yung pag-ibig ng tao sa isa't isa, yung pileo love nandun. Pag-iibigan ng magkapatid nandun. So concern. Pero ang Panginoong Jesus, mahal na mahal niya si Lazaro, kaibigan niya si Lazaro. Pero nung sinabing may sakit, hindi man siya nabahala. Nung sinabing namatay, hindi man siya nabahala. Pero naghintay siya. Meron siyang hinihintay na kailangan mangyari. Hintayin muna niya kung ano yung kalooban ng Ama, kung ano yung ipapakita ng Ama na kailangan niyang gawin. Pwede niyang gawin yun eh. Pwede niyang puntahan para pagalingin eh. Pero hindi yun ang kalooban ng Ama. Kaya sinabi niya, ang pagkain ko ay ang sundin ng kalooban ng aking Ama. So hindi siya gumagawa ng kanyang mga sariling kalooban, kundi naghihintay lang siya kung ano yung sasabihin ng Ama sa kanya. So it takes 4 days. 4 days bago siya pumunta. Nabubulok na, naagnas na, lumubo na yung katawan for that time. Nagsimula ng maagnas. Pero yun ang niloob ng Diyos. Kaya nung nanalangin siya, sabi niya, hindi para sa kanyang sariling kalooban, kundi upang yung mga nandirito ay maniwala sila na ikaw ang Diyos. To testify na hindi siya mismo yung nagpapagaling, hindi siya mismo yung bubuhay, kundi yung Diyos na nagsasabi doon, nangungusap doon sa kanya. Nung umiyak siya, sabi ng banal na kasulatan, Jesus wept. Umiyak. Umiyak ang Panginoong Jesus. But when he start to speak, Lazarus comes out, come out. That's not the flesh. That's the word of God. Amen. The creating power of God. The resurrecting power of God. Amen. Yun ang nag-manifest doon sa time na yun. Nung sinabi niya, Lazarus, comfort. Nung nananalangin siya, ipinapanalangin niya na yung kalwalhatian ng Diyos ang kanilang makita. So and when he said, Lazarus, comfort, it's God manifesting. It's God's word.
It's God who speak that word. So he did his service. He did the first pull, the healing, the second pull, which is discerning, and the third pull, which is breaking the word of God. So ginanap niya yung kanyang service niya. And that's what the frankincense means. Kamangyan. Insenso yung isang tawag yata nila. Insenso. Kaya lang yung ibang insenso parang hindi katanggap-tanggap yung amoy. Pero siguro itong insenso na ito, malalaman natin yung amoy niyan, mga kapatid, pag nandun tayo. Meron yan, sabi ng ating propeta. So the next thing, yung myrrh. Yung myrrh, ito ay isang uri ng pabango. Pabango, alabastro, sabi sa Bible. Sa John chapter 19. Sabi sa 1939 ng John. And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight. And they took the body of Jesus and the wound it in linen cloth with the spices in the manner of the Jews in Jews is to bury. John chapter 19 verse 39. So itong alabastro na ito o itong mira na ito, ito yung ginagamit na pabango, pinapahid pag ang isang Hudyo ay namatay. So nung ibinigay sa kanyang regalong ito, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang kamatayan. At ang kamatayan na ito ay hindi kamatayan ng walang dahilan. Ito ay kamatayan na magbubuna ng buhay na walang hanggan. Kaya binigay sa kanya ito dahil isa ito sa kanya sa mangyayari sa kanya. Sabi nga natin, yung una kanina, yung gold, it's the deity. Frankincense, it's the service. It's his service to God. And the third thing, it's the myrrh. Yung kanyang kamatayan. This shows to redeem. Ire-redeem niya sa pamamagitan ng kamatayan ang iglesia. Hindi ito kamatayan na katulad ng kamatayan na walang kahalagahan. Pero isang kamatayan na kung saan nagbubunga ng buhay na walang hanggan sa iglesia. The whole creation was lost. Nasira mula pa sa Garden of Eden, bumagsak. The first Adam fall. Namatay ang tao. But the second Adam, he come to redeem at nagbibigay buhay. The second Adam will give life because of that death, because of that myrrh. He is our Redeemer and He came to redeem the world, the whole creation. And nothing could do it but God Himself. So hindi kayang iligtas ng tao yung mga hayop na pinapatay doon sa Old Testament, yung pinapatulo ang dugo. Hindi yun makakapagligtas sa tao. Natatakpan lang ang kanilang kasalanan. Pero dito sa dugo na ito, the whole creation, He will redeem because of that death. That's the reason that God does nothing outside of a man. It's because man is the one who fall. He always works through a man because he had to use a man. A man is what he had to use to display his attribute of Savior. So hindi siya nag-display ng attribute sa pamamagitan ng mga hayop. Hindi siya nag-display ng attribute sa pamamagitan ng mga gamit. Pero ginamit niya yung tao para ipakita ang kanyang pagiging tagapagligtas, Savior. He had to make him in his image. Make him something like him and put him on primordial agency. And let him up any way he wanted to. He could take his choice and he knew that man by giving him this choice. So being that he had to do that, he turns back around and makes the man a partner of him. He does nothing except he does it through a man.
So ang lahat ng pagkilos ng Diyos, ginagamit niya yung tao. Kung noong una doon sa Old Testament, gumagamit siya ng mga propeta. Gumagamit siya ng propeta para ibalik yung tao sa kanyang salita. But this time, gumamit siya ng tao para iligtas ang tao. The whole creation. The whole work of redemption come by a man. Death come by the first man. Life come by the second Adam. So, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, na ibalik, na redeem. Na ibalik yung deed dahil sa kanyang kamatayan. Yung title deed. Ang lahat ng bagay na ito, ang lahat ng pangyayaring ito, nakapatungkol sa Panginoong Jesus. Sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang kadyusan, sa kanyang ministry sa ating Panginoon, sa Diyos, at sa kanyang kamatayan, which is to redeem the wife. Ang plano ng Diyos, mga kapatid, hindi lang nagsimula doon sa kamatayan kaagad. Nagsimula na siya doon pa nung sa creation niya. Nakita na niya yung mangyayari. So the plan goes, nagpatuloy yung plano ng Diyos. Nakita niya yung mangyayari sa mga darating. So nung ipanganak ang kanyang bugtong na anak, hinayaan niya yung tatlong wise man, yung tatlong magay, na ihanda yung mga bagay na yun. Matagal nilang pinaghandaan. Nung may turo sa kanila tungkol doon sa unang Biblia, tungkol doon sa kalangitan na mangyayari doon sa star, hinanda na nila yun. Yung gift na yun, nakahanda na, sabi ng ating mensahero. Matagal nilang hinihintay, iniingat-ingatan nila yung gift na yun. At hindi lang yun simpleng gold. That's a pure gold. At hindi lang yun simpleng frankincense, yung kamangyan. Napaka-precious, sabi niya. At maging yung myrrh. Hindi ito simple lang, napaka-precious nito. Katulad nung sinabi ni Judas, nung binuhusan ang Panginoong Jesus, sabi niya kung ibebenta lang ang pabangong ito, sabi niya, maraming mahihirap ang matutulungan. So, alam niya kung gaano kahalaga yung pabango na yon. Pero yung binigay nung tatlong, maaaring mas higit pa doon. Kasi yun ay nakapatungkol mismo doon sa Mesaya. So kung mahal yung nakita ni Judas na ibuhos sa Panginoong Jesus, gaano kahalaga yung iniingat-ingatan at inilakbay ng 2 taon? Iniingat-ingatan yun na huwag mabasag, huwag matapon, na maaring sumingaw yung amoy. Iniingatan nila yun. At hindi nila ito binigay kung saan-saan. Hindi nila ibinigay doon kay Haring Herod, hindi nila ibinigay doon sa mga mayayaman o doon sa mga high priest. Specific yung pinagbigyan. Hindi nila pinaabot, mga kapatid. Direct yung pagbibigay sa ating Panginoong Jesus. And when they presented that gift, they worship. They did not just give the gift and then left. They worship. So nalugod yung Diyos sa kanilang ginawa. And they are really wise to prepare for that gift and to present that gift. Nung nalugod yung Diyos sa kanila, nung gawin nila yon, sabi ng Diyos, huwag kayong babalik. Huwag kayong babalik kay Herodes. So nangusap yung Diyos sa kanila, huwag kayong babalik. Iningatan na sila ng Diyos. When they start to worship God, iningatan na sila ng Diyos. Sabi nga ng ating mga kapatid, babalik pa ba tayo kay Herodes? When you meet the day star, when you start to worship God, and God spoke to you, nagsalita na ang Diyos sa inyo, nagsalita ang Diyos sa atin, hindi man harapan na nangusap ang Diyos, mga kapatid, but He is doing His promise. Nagpapahayag siya, nangungusap ang Diyos. Hindi ito pangungusap ng tao, na pag may mga nag-share na nagbibigay ng mga kapahayagan, mga kapatid, hindi galing sa tao yun, kundi pangungusap ng Diyos yun. Na-witness mo yung pangungusap ng Diyos, huwag kayong babalik kay Herodes. Kasi ang purpose ni Herodes, hindi para mag-worship. Huwag kayong babalik doon sa mga denominasyon, sa Catholic, sa Baptist, sa Protestant, sa Methodist. Nawala yung buhay doon. Sinong nag-alis ng buhay? Yung Diablo.
Kaya lang ginamit ng diablo yung tao. We are not against those brothers. Kung po pwede nga, share natin sila at makaunawa rin. Kaya lang, ang tao ayaw umalis doon. Nagsisikap ang tao na pagbayaran, magbigay ng malaking halaga para lang manatili doon. Biyaya ang binigay sa atin ng Diyos. Pag sinabing biyaya, walang bayad. Bakit kailangan mong magbayad? Kaloob yan ng Diyos. Ang isa lang yung nirequire ng Diyos. Maniwala ka lang, magkaroon ka ng pananampalataya. Kaya sinabi ng ating kapatid, yung John 3:16, inulit niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Hindi naman niya sinabing, "For whosoever will pay money, will pay a gift, give a gift, shall have everlasting life." Maniwala lang, manampalataya lang. Hindi mo kailangan pagbayaran yun, mga kapatid. Pero nakakaawa ang tao. Nabakuran ang tao sa maling katuruan. Kaya nga, yung natatawa ko doon sa example ng ating kapatid kanina, para lang hindi makarinig ng salita ng Diyos, magbabayad ka ng 2,000. Magpapagod kang magmaneho habang samantalang kung may nakikisakay ka, may driver ka na, may sharing ka pang mapapakinggan, nakatipid ka pa ng pera. Ang tao, napakaganda yung binibigay ng Diyos. Hindi niya alam, regalo ng Diyos yung binibigay sa kanya sa time na yon. Napakalaking regalo, napakagandang regalo. Pero ayaw niya eh. Sabi nga nila, yung papunta ng kapahamakan, papunta ng impyerno, mahal, may bayad. Pero yung papunta ng Diyos, papunta sa kaligtasan, walang bayad, mga kapatid. Binayaran na ng iisang tao. Yes, amen. He paid too high a price, sabi nga nila, ng kanta. Sabi nung kanta, "You paid much too high a price for me." Buhay ang naging kapalit para sa kaligtasan natin. Hindi tayo gumawa ng paraan, hindi tayo bumunot sa ating mga bulsa. Wala tayong bubunutin, mga kapatid. Kahit na bunutin natin lahat kung ano yung mabubunot natin, kahit ilabas kung lahat ang may lalabas, hindi magiging katumbas yun sa kaligtasan natin. Siya lang ang pupwedeng magligtas sa atin. Kaya sabi ng Diyos, ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak para iligtas yung kanyang nilikha, ang tao. Dahil walang makakapagligtas na tao sa kanyang kapwa-tao at walang makakapagligtas na ayop doon sa tao. Iisa lang ang pupwedeng magligtas, ang Diyos. So, what are we doing here? Where did we came from? Or what business we got being here? We wasn't put here just by chance. We were put here for a purpose and we must serve that purpose. Kailang iserve natin yung purpose natin. Ang purpose natin dito hindi lang para umupo, hindi lang para makikain, hindi lang para makipaglaro. But our very purpose is to worship God. That's the very purpose. And that's what He did also. He worshiped God. That Jesus Christ Himself, He worshiped God. He did His service to God. And that's what the church ought to be. We should do our service to God. We should submit ourselves. And the only way we can do that, when He submit Himself to God, sabi niya, when He submit Himself to God, God can manifest everything He wants to manifest through His Son. Kaya sabi niya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased to dwell in. Hear ye Him." Nag-submit siya. Sumuko siya sa Diyos. Kaya sabi niya, "Ang mga pagkain ko ay ang sundin ng kalooban ng aking Ama. Kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito." Wala siyang pananalita sa kanyang sariling kalooban. Ipakita mo sa kanila ang iyong kalwalhatian na ikaw ang nagkumikilos sa akin. So hindi yung sarili niyang kaisipan, hindi yung sarili niyang kakayahan ang pinapakita niya. Ang church, we are not showing ourselves. Hindi tayo nagpapakitang magaling, hindi tayo nagpapakitang malakas. Pero ang pinapakita natin, yung nagbibigay ng karunungan at nagbibigay ng kalakasan sa iglesia. Kaya sabi niya, we are all given the privilege. Meron tayong opportunity. Binigay sa atin yung power. Power na kung saan maimanifest
yung biyaya, yung gift na binigay sa atin. That's why, mga kapatid, ang title pala nito, God's gift always find their places. So, hindi ito pinalaboy ng Diyos. Hindi niya ito pinapunta kung saan. God's gift always find their places. Whether in the time of Paul, in the time of Jesus Christ, in time of Paul, in time of Martin Luther, Wesley, and in time, in this end time, God's gift always find their places. Amen. Hindi po pwedeng mangyari na mawawala yung puti. Doon sa illustration ng seven church ages, bagamat kunting-kunti na mga kapatid, hindi kayang burahin ng diablo yung puti. Darating ang araw na yung maliit na puti na yon, magpupurong puti lahat yon. Hindi niya pwedeng i-annihilate yung gawa ng Diyos. Ang Diyos ang may kakayahang mag-create at ang Diyos ang may kakayahang mag-annihilate. Pero ang sino mang creation ng Diyos, walang kakayahang mag-annihilate, mga kapatid. He has only the power to do that. But He has given the church the power to create. We are given the power to create. Praise God. Alam ninyo mga kapatid, kaya nung sinasabi ng ating kapatid yung pagtitiis niya sa kanyang trabaho, 3 years sabi niya, 3 years na siyang nagtitiis, alam niyo natutuwa pa rin ako. Sa Diyos ang kapurihan mga kapatid, isi-share ko to para sa kaluwalhatian ng Diyos at para makita natin kung paano kikilos yung Diyos. Nung dinala ako ng Diyos doon sa disyerto, sabi ko, nagre-reklamo ako sa aking sister wife. Sabi ko, 2 years lang ako, uuwi na ako. Hindi ko kaya itong buhay na ito. Nung nandito pa ako sa construction, halos araw-araw dumudugo yung ilong. Eh, tinapon pa ako sa disyerto, mga kapatid. So sabi ko, 2 years lang uuwi na ako. Pero nung nandun ako, nakikita ko yung pagkilos ng Diyos. Unang Panginoon, sabi nga nila, yung homesick, alam nyo, hindi nakaka-homesick pagkasama mo yung Diyos. Ano ang purpose ng comforter? Hindi ginagawa ng Diyos ang kanyang part kung hindi mangyayari yon. The only thing is gawin mo yung part mo, gagawin ng Diyos yung part niya. Ibibigay niya yung comforter kung susunod ka doon sa mga pangako niya. So, nung una, mga bagot pa lang tayo noon mga patid, pumupunta ako doon sa rooftop. Nakakyat ko bagamat mga ano lang. Alam niyo mga kapatid, nakatingala ako sa bituin, sa mga bituin. Titingin ka sa paligid mo, yung tingin mo doon sa unang ilaw na makikita mo, parang bituin lang eh. Sumalayo. Pero una ang Diyos, pag magdidilim na bababa ka, alam niyo ang kagandahan? Pag naiisip mo yung takot, naiisip mo rin yung salita ng Diyos. Pag naiisip mo yung kalungkutan, naiisip mo yung salita ng Diyos. Pag naiisip mo yung kakulangan, naiisip mo yung salita ng Diyos. Pag naiisip mong nag-iisa ka, naiisip mo yung salita ng Diyos. Kasi yun lang ang tanging nating takbuhan. Wala tayong ibang pupuntahan. Nung tumagal mga kapatid, meron mga nag-o-offer, pwede akong umalis. Pero sabi ko, ang Diyos ang nagdala sa akin dito, ang Diyos din ang mag-aalis. Binigay ng Diyos yung puso na magkaroon ng contentment. Pag nakontento ka doon sa binibigay ng Diyos, magiging masaya kang magtrabaho. Hindi mo iisipin yung aalis ka dahil, naku mga kapatid, kung sa kahirapang makaintindi ng makakasama, siguro hindi lang 2 taon, hindi nyo pa naranasan yung i-drawing mo kung ano yung pakukuha mo doon sa kasama mo. Kailangan may nakabulsa kang papel o kaya at saka ballpen o kaya lapis. Kung mataas yung pinagtatrabahoan mo, kailangan i-drawing mo sa kanya kung ano yung pakukuha mo. Taon ang nagdaan bago nila na ano yun. Kung tutusin, kung may buha, kung may lupa, doon mo i-drawing. Mga kapatid, kutsilyo, pako, yung mga napakasimple, kailangan mo pang i-drawing. Matuto ko nga mag-drawing ng mga hand drill at yung mga kahit na anong gamit. Kasi kailangan, hindi sila nakakaintindi. Pero
ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Ganun man ang mga nakasama ko, may mga ugali ring iba yung iba, pero yung comfort ng Diyos nandun. Nung inaalis na ako ng Diyos doon, mga kapatid, alam nyo kung anong kinagalak ko? 7 taon pala akong naglakbay sa disyerto na yun. Hindi ko man inisip na. Sabi ko, 7 taon na pala. At nung umalis ako doon, mga kapatid, eksaktong 7 years nung umuwi ako ng Pilipinas para mag-exit. Sabi ko, ang Diyos ang nagdala, ang Diyos din ang mag-aalis. Ang titingnan natin lagi, yung makakalugod sa Diyos. Meron o walang nakakakita sa atin, magtrabaho tayo, we'll give our service to God. We are doing because we signed a contract, but the very first thing, you do it for the service to God. Magtrabaho kayo para sa Diyos, hindi para sa tao. Kasi ang naluluwalhati pag nagtatrabaho kayo, ang Diyos. Pag nakita nilang maganda yung ginagawa mo, pupurihin ka nila. Pero pag narinig nila yung sagot mo, pupurihin nila ang Diyos pag sumagot ka, mga kapatid. Kasi naniniwala ko, hindi ang sasagot ang isang mananampalataya dahil sa kanyang sariling karunungan. Maluluwalhati nila ang Diyos pag sumagot ang mananampalataya. So praise God. Maging sapat, malaki man o maliit, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Eksakto yung binibigay ng Diyos. Ang kumuha ng marami, hindi sumobra. At kung kumuha ng konti, hindi nagkulang. Magkaroon tayo ng kakontentuhan. 5 taon man kayo dyan, 3 taon, 2 taon, kahit na 1 araw lang, kung bibigay na ng Diyos kaagad dyan, walang problema, walang imposible sa Diyos. Ang mahalaga, isipin natin yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya, pag may naririnig akong ganun, mga kapatid, natutuwa ako. Natutuwa ako dahil pag narinig ko yung mga kahirapang ikinukwento ninyo, alam ninyo, mga kapatid, pag ipinakita ng Diyos ito, yung kahirapan nararamdaman nito, hindi sasapat doon sa kasiyahang mararamdaman niya, sabi ko. Isipin lagi natin yung Diyos natin, nandyan sa harap. Yung pangako ng Diyos, sumusunod sa atin. Ang lagi lang natin gawin, God can do nothing to you, sabi niya. Except you submit yourself to God. Wala siyang magagawa kung hindi mo isusuko yung sarili mo sa Diyos. Yung mga magay, pupwede silang gumawa ng kahit na ano-ano eh. Pero nung ginawa nila, sinabmit nila yung sarili nila sa Diyos, nung nag-worship sila, hindi na sila pinabayaan ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kayong babalik kay Herod. Alam ng Diyos ang kaisipan ni Herod. Masama ang balak ni Herod, mga kapatid. Tingnan ninyo kung gaano kasama ang balak niya. Nung hindi bumalik yung 3 magay, nabahala siya lalo. Alam niya, hindi na siya babalikan. At wala siyang idea kung nasaan, kung sino yung bata. Wala siyang identification ng bata. Anong ginawa niya? Nilahat niya. Lahat ng 2 taon pababa, papatayin. So ibig sabihin, meron silang palatandaan kung kailan ipinanganak. Kaya hindi bababa ng 2 taon yung batang maghahari na sinasabi ng 3 magay na yun na hinahanap nila. So yun ang plano. Kung bumalik sila, madali niyang matutuntun yung bata, ang Panginoong Jesus. Pero hindi niloob ng Diyos. Sabi niya, magsiuwi kayo sa inyong mga lugar. Sa atin mga kapatid, when we start to worship God, don't go back to Herod. Continue praising. Continue worshiping. And obey God what He is telling us. Kasi sabi niya, magsiparoon kayo, sabi niya. Hindi niya sinabing manatili kayo. Magsiparoon kayo. Kumilos kayo. When you worship God, move. Alam niyo mga kapatid, maging sa pagkanta, pagsayaw. Ang pagpupuri kasi, may kasiyahan eh. Pag sinabing pagpupuri, hindi yung malungkot na malungkot ka. Hindi yung matamlay na matamlay ka. Noong una, wala akong kaunawaan dyan. Alam nyo mga kapatid, tinatawanan ko ang mga ganyang awitin.
Ang mga ganyang gawain, tinatawanan ko. Ang worship ng, ang service ng Protestant, very solemn. Kung kumakanta ka kayo, hindi ka pwedeng gumalaw-galaw hanggat maaari eh. Hindi ka pwedeng pumalakpak. Nakatayo ka lang. Kakanta ka, nakatayo ka lang. Very solemn. Kaya pag nakikita ko yung mga Pentecostal, yung mga nakikita ko doon, pag nag-worship sila, dumadaan ako doon sa simbahan nila, tumatawa ako mga kapatid. Dahil sa kawalan ng kaalaman, tinatawanan ko sila, bakit ganun sila magpuri? Maingay. Ang daming instrumentong kailangan. May mga panugtog, may mga gitara, may mga tambol. Bakit ganun? Parang walang kaayusan. Naikukumpara ko sila sa mga banda na nagtumutugtog sa sanlibutan. Pero hindi pala ganun. Pero ang gusto, kaya, kasi ang gusto pala ng Diyos, kung magpupuri tayo, yung may kaingayan. Gagamit ka ng instrumentong mag-iingay. Hindi niya sinabing kumanta ka ng tahimik na tahimik. Kaya nung naunawaan ko mga kapatid, nung unang-unang punta ko sa Bin Mamod, unang-unang punta ko, doon pa kina brother mo nang gawain, alam niyo mga kapatid, ilang linggo bago ako dumalo ulit. Dahil nandun ako nung nag-praise and worship. Ayaw ko yun. Nung sumunod na linggo, sabi ko, mag-overtime na lang ako. Magtrabaho na lang ako, kikita pa ako. Tinatawanan ko nun mga kapatid. Pero nung ibigay ng Diyos yung kaunawaan, mas kinalulugdan pala ng Diyos yung gumagalaw habang nagpupuri. Pag sinabing pumalakpak, pumalakpak. Pag sinabing tumalon, tumalon. Pag sinabing sumayaw, sumayaw. Pag sinabing umindak, umindak. Yung kinakanta natin, dapat sa buhay natin. At yung binabasa natin na salita ng Diyos, dapat isabuhay din natin. Mas mahalaga yun mga kapatid. Mas mahalaga yun kaysa dun sa kanta. Kung naisasayaw natin yung kanta, isa pamuhay din natin ang salita ng Diyos. So, praise God. Ang time natin, itong time na ito mga kapatid, ito yung time na sabi nga nila, naging commercialized yung pamumuhay ng tao. Pati yung sa iglesia, naging commercialized. Yung pag-worship ng tao, naging commercial. Sa Protestant, merong mga parapol. Merong mga magdadala ng iba't ibang gamit. Alam niyo ang nakakalungkot? Nung nakita ko yung salita ng Diyos, mga kapatid, tinatawanan ko na lang. Tumatawa na lang ako. Tinatawanan ko rin yung sarili ko na isa sa mga gumaganap sa mga bagay na yun dati. At nalulungkot ako. Magbebenta kayo doon sa alley, doon sa loob ng simbahan na sinasabi nila. May bentahan doon kung minsan nakalatag yung mga. O kaya sa harap. Tapos may mga raffle, may mga program. Pero nung nabasa ko yung sinabi ng Diyos na huwag niyong gawing bahay ng tulisan ang bahay ng aking ama, sabi ko, tulisan pa, gawain pala ng tulisan yung mga bagay na yun. Hindi gawain ng isang mananampalataya yung mga ganung bagay. At yung mga nagsasabing manggagawa, hindi dapat nila ipahintulot yung mga ganung bagay. Kung hindi, matutulad sila kay Anas. Kung matandaan nyo yung message ng ating kapatid, na si Anas pala ang nasa likod ng mga bagay na yun. So kung si Anas, alam nyo si Anas namatay. Patay na si Anas eh. Pero yung espiritu na nandun kay Anas, nandun pa, meron pa rin sa ngayon. Ang nakakaawa lang, yung mga tao nagpapahintulot, naggamitin sila ng espiritu ni Anas. Ginagawang komersyal. Ikinukomersyal. Magbebenta ng kung ano-ano, magpaparapol for fundraising. Mga kapatid, hirap na hirap mag-fundraising. Samantalang may tithe sila. Kung may tithe sila, ibig sabihin, hindi ginaganap ng Diyos yung pangako niya. Ang sabi ng Diyos, kung ibibigay nila ang kanilang ikasampung bahagi, bubuksan niya ang pagpapalang mula sa langit. Ibubuhos niya na walang sukat kalalagyan. Bakit hindi mangyari? Bakit hirap na hirap silang mag-fundraising? Ibig sabihin, wala sa tamang pagsunod yung ginagawa nila. Kasi it is impossible for God to lie. Hindi po pwedeng hindi gawin ng Diyos ang kanyang pangako. Pag sinabi niyang ibubuhos niya, ibubuhos niya. Kung ginanap mo ng tama yung kanyang salita.
Pero pag hindi mo ginawang tama at nangyayari yung mga ganun, mag-isip-isip na. May mga tithes, mga sobre, ang nakakaawa. Mag-uulam ka lang ng sardinas, mamimitas ka lang ng dahon ng malunggay, yun ang ulam mo, tapos yung kakarampot na naitabi mo, ibibigay mo pa doon. Alam niyo mga kapatid, kalukuhan ang ginagawa ng maraming manggagawa pagdating sa mga ganong bagay. Ang dapat kasi sa tao, ang mahirap lang mga kapatid, umasa kasi ang tao sa pananalita ng mga sinasabing mga pastor o mga manggagawa o mga pare. Masyado silang umasa doon. Masyado silang nanghawak doon sa pananalita ng mga nagsasabing manggagawa na yun. Which is hindi dapat. Dapat umasa sila doon sa pangako ng Diyos, doon sa salita ng Diyos. Ang tao, pag sinabi na ng nagsasabing manggagawa, susunod na. Sabi nga ng isang kasama namin doon sa trabaho, yes lang ng yes. Yes sila ng yes pag sinabi ng manggagawa. Pero hindi nila alam, niluluko na sila. Pineperahan na sila. Ang mahirap, wala pang kaligtasan doon sa ginagawa sa kanila. Kaya dapat ang tao, mga kapatid, maging mapanuri. Search this scripture, wherefore you think you have eternal life. These are the testifies of me, sabi ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin kung nakaayon ba sa salita ng Diyos ang tinuturo sa atin. At dapat huwag magkaroon ng takot ang tao na magtanong. Pag tinanong isang manggagawa at hindi nasagot, magtanong kayo sa Diyos. Bakit hindi niya nasagot? At kung may tanong kayo, una niyong tanungin ang Diyos. Pag sinagot ng Diyos, tanungin niyong manggagawa. Pag hindi nagtugma, magtanong na kayo. Kasi nasubukan kong tanungin yung isang manggagawa doon sa amin nung nasa Protestant ako. Sabi ko, mga kapatid, Bible study. Alam niyo kung anong suot kong nasa Bible study. Nakapang basketball lang ako. Ganun, walang kadisidisente. Nakapang basketball ka, nakachinelas, papasok ka doon dahil sabi may Bible study. Kaya ang ginawa namin nung kasama ko, nandun kami sa likod, naglulukuhan lang kami. Nadaanan namin yung Leviticus. Sabi, hindi pwedeng kainin yung biyak ang paa. Hindi po pwedeng kainin yung ginagamit yung nguso sa pagkain. Yung baboy nga. So tinanong namin yung pastor doon, nasa harap namin. Pastor, hindi pala pwedeng kainin yung baboy. Ano pong ibig sabihin nito? Wala siyang ni hi ni ho na isinagot, mga kapatid. Bakit? Hindi niya alam. Wala siyang alam doon. Basta't ang sasabihin lang nila, sumunod kayo sa Diyos. Magpakabait kayo. Asan yung pagpapakabait kung yung taong mayaman nga na sumunod doon sa kautusan ng Diyos, binata pa ako, bata pa ako, sumusunod na ako, natupad ko na lahat yung mga commandments na yan. Hindi sila hihigit doon. Pero ang nirequire ng Diyos, ibenta mo ang iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga duka at sumunod ka sa akin. Yung pagsunod, wala yung pagsunod. Kahit na magpakabait kayo ng magpakabait, mga kapatid, kung walang pagsunod sa Diyos, magiging walang silbi. Kahit na mag-tights kayo, magbigay kayo ng kung ano-anong donasyon dyan sa mga simbahan na yan, kung wala yung tamang pagsunod sa Diyos, magiging walang silbi. It's useless. In the very first place, yung simula, mali. Yung unang-unang paraan ng paglapit ng Diyos, mali na. Paano mo mamimit yung ending kung hindi mo na simula, yung nagawa ng simula, maayos yung simula? Paano mo matatrack yung tamang daan? Makitin nga eh yung daan eh. Makipot yung daan patungo sa kaligtasan. Kung ang bautismo pa lang ay mali na, paano pa makakapagpayag ang Diyos? Nasaan ang pangako? Kailangan magsimula ka doon sa bautismo. Kailangan pag nagpabautismo ka, nakilala mo rin kung sino yung Diyos na sasambahin mo o sinasamba mo. Kasi sa bautismo na yun, nakapaloob yung napakahalagang pangalan. Napakahalagang pangalan na kung saan yun ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sin. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So nakapaloob doon. Kung doon pa lang, nag-fail na, paano mo ngayon sasabihin nagtuturo ka at nangangaral ka sa salita ng Diyos, wala sa iyo yung nagpapaunawa?
Yung nagpapaunawa ang pinakamahalaga, mga kapatid. Kahit na may memorize mo ang buong Biblia, kung walang nagpapaunawa sa iyo, walang silbi yan. Wala yung magkukonvict sa iyo, wala yung magkakats doon sa pangungusap ng Diyos, walang silbi yan. Nakatatlong Biblia siguro ako nung hindi pa ako mananampalataya. Pero mga kapatid, hindi ko nalampas ang basahin kahit na dalawang chapter lang. Kahit na pagdugtong-dugtongin mo lahat ng mga putol-putol na binasa ko, hindi ko man matapos siguro yung dalawang chapter. Bakit? Wala kang interest eh. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo eh. Wala mang nag-guide sa'yo. Sabi nga nung eunuch, paano kung mauunawaan? Maliban na may pagpaunawa sa akin. Hindi man niya sinabing, ipaunawa mo nga sa akin. Hindi niya sinabi kay Philip na ganun. Pero sabi niya, maliban na may magpaunawa sa akin. Hindi siya umasa doon sa tao. Nung naunawaan niya, yung itinuro ni Philip, andyan ang tubig. Anong nakakahadlang? Sabi niya. So ngayon, ang gawa ng isang tao ay nag-a-identify ngayon doon sa kanyang kung sino yung nasa sa kanya. Kung ang Panginoong Jesus, he was identified because of that gift. The three gifts, the gold, frankincense, and myrrh. He was identified with that. His service was identified. Na-identify na yung Diyos ang kumikilos sa kanya. Ang mga gawang aking ginagawa ay galing sa Ama. Ang mga salitang aking sinasalita ay galing sa Ama. So he was identified. God was identified through Christ. And God, this time, ang Diyos ma-identify sa pamamagitan ng iglesia. Ang bawat isa, ma-identify ngayon sa pamamagitan ng gawa. Ang gawa ng isang mananampalataya, malayong malayo sa gawa ng hindi mananampalataya. And it can be easily identified. Those who have that eagle eye. Kailan may eagle eye ka para ma-identify mo kung sino yung kasama mo. Kung yan ba ay kaparehas mong agila o yan ba ay isang pipit. Ang pangako ng Diyos hindi naputol noong namatay ang Panginoong Jesus. Ang pangako ng Diyos hindi rin naputol noong namatay ang mensahero. Ang pangako ng Diyos nagpapatuloy. Bilang bahagi ng iglesia, bahagi tayo sa mga pangako ng Diyos. God's gift always find their places. In the time of Mary, she was the place. Siya yung inihanda ng Diyos na maging incubator ng kanyang bugtong na anak, na magdadala ng kanyang bugtong na anak. Pinangako niya yun sa time ni Isaiah. 712 years nilang hinintay yung pangako na yun. For unto us a child is given. For unto us a son is given, sabi niya. Child, son is born. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, ibinigay na yun. Sinabi na rin na ang isang birhen ay manganganak. Pero yung pangako na yon hindi kaagad nangyari. Pero hindi ibig sabihin, dahil lumipas ang isang taon, dalawang taon, tapos na yun, wala na, hindi na nangyari. Lumipas ang isang daang taon, wala na yung pangako ng Diyos. Pero hindi. God's gift always find their places. Meron at merong inihahanda ang Diyos, wala pa nga lang doon sa tamang panahon at sa tamang kalalagyan. He makes all things beautiful in His time. Amen. All we have to do is to kailang ihintayin natin yung kalooban ng Diyos. Isubmit natin yung sarili natin sa kalooban ng Diyos. Kaya, kuminsan, pag nung kumuha nga ng lisensya ang aking sister, bahalang-bahala siya. Bumagsak ako, sabi. Sabi ko, hindi pa ito yung time. Ah, oo, sabi. Pangalawa, mga kapatid, bumagsak na naman ako. Hintay-hintay mo lang, in His time. Alam ninyo, mga kapatid, nung time na sabi ko, alanganin yung oras ko sa pagtatrabaho. Pero sabi ko, hindi natin alam kung kailan yung ibibigay ng Diyos eh. Kailan ibibigay ng Diyos yun, sabi. Sinubukan namin. Ang sabi namin sa Diyos, kung luloobin mo, sabi namin. Hindi namin alam
Sabi ko sa kanya, mas alam ng Diyos ang nakabubuti para sa atin. Kung para sa iyo yan, kahit na sino pang humadlang dyan. Una ang Panginoon, mga kapatid. He give it at the right time. Doon una, bahalang-bahala kami. Paano ako magtatrabaho? Sabi niya, wala akong lisensya. Hintay-hintay ka lang. Iniisip namin, paano ko siya ihahatid? Paano kung panghapon ang pasok niya, paano niya ako susunduin? Paano ako mag-taxi ako doon? Sabi ko sa kanya, walang taxi doon. Pero, nung ibinigay niya, mga kapatid, sunod-sunod na. Nung ibinigay niya yon, yun pala yung time na ilang araw lang pinatawag na siya at hindi na magtugma yung oras ng uwi namin. So, kailangan gamitin na niya yung sasakyan. So, sabi ko, mabiyaya ang Diyos sa mga pagpaplano. Kuminsan, kung iisipin mo, malulungkot ka eh. Pero, sabi ko, mas mahirap yung nangyaring nakaraan, sabi ko. Kung doon, ginawa ng Diyos, ito pa kaya simpleng-simple. Amen. Ngayon, sabi ko, kung hindi mo man ibibigay ito, pupurihin ka pa rin namin. Kung ibibigay mo, pupurihin ka pa rin namin. Kasi kita natin kung ano yung hangganan ng tao. Alam natin kung na may hangganan ng tao. Pero ang Diyos, hindi mo pwedeng limitahan ang Diyos. Kung ibibigay niya sa'yo, ibibigay niya. Pero kahit na anong gawin mo, kung hindi para sa'yo, wala kang magagawa. Kaya, praise God. Kailangan lang ang tao ma-identify niya kung ano yung purpose niya kung nandito siya, kung ano yung purpose niya, bakit siya gumagalaw sa ganitong paraan. Kailangan alam mong igalaw kung anong part ang gaganapanin mo. Ang mata, kailangan gumanap sa paningin. Ang tenga, kailangan gumanap sa pandinig. Ang kamay, kailangan gumanap sa paghawak. Ang paa, kailangan sa paglakad. Hindi pwedeng gawin ng paa yung paghawak at hindi pwedeng gawin ng kamay ang paglakad. Mawawala sa order. Kaya sabi ng ating mensahero, kailangan tanungin natin bawat isa sa atin, sabi niya. Kasama ako dyan, mga kapatid. Tanungin natin, ano yung purpose mo sa akin? Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hanggat kaya ko at kung lulubin mo, pwede mo akong gamitin. Kasi sabi ng ating mensahero, kailan ka pa magpapagamit pag uugod-ugod ka na? Habang ginagamit ka sa Diyos, magpasalamat ka at sumunod ka. Kasi pag hindi ka nagagamit ng Diyos, magtaka ka. Alam niyo mga kapatid, nung hindi na pwedeng gamitin ng Diyos si Eli, si Samuel na ang tinatawag ng Diyos. Kung imaginein lang natin, ano kaya ang naramdaman ni Eli nung nakita niya na ang kinakausap na ng Diyos ay si Samuel na. Na maaring nakita na niya yung kanyang pagkakamali. Huwag nating hintayin na mangyari yung ganun. Habang pwede tayong gamitin ng Diyos, magpagamit tayo sa Diyos. At ingatan natin mga kapatid, ang pagpapagamit sa Diyos, hindi ito pagpapakitang tao o hindi ito pagmamayabang. Kung minsan, parang kayabangan yung pag binahagi mo yung pagkilos ng Diyos, parang iniisip, kung minsan nag-aalanganin kang magsalita eh, kasi baka ma-misinterpret. Kasi kung minsan, hindi ka panipaniwala, parang napaka pagbinalita mo, parang boastful ang dating. Pero yun ang pagkilos ng Diyos. Pero sa mananampalataya, ikaluluwalhati ng Diyos ang makikita nila. At kaya sabi ni Timothy, huwag ninyong ikahiya ang pagpapatotoo. Kasi ito ay kalakasan ng bawat isa. Maging ito man ay naging pagsubok, maging ito man ay naging pagpapala, magiging kalakasan gagamitin ng bawat isa na magiging kalakasan. At ibabahagi natin ito to inspire para i-push yung mga kapatid na ganito yung ginawa ko, kaya ginawa ng Diyos ang bagay na ito. Kaya sabi ni Hezekiah, dumakad ako ng may dalisay na puso sa iyong harapan. Hezekiah. Kaya, anong gagawin natin? Grinant ng Diyos yung napaka-imposibleng bagay kay Hezekiah? Isa lang ang kinaklaim ni Hezekiah, may malinis na puso. Ang gusto ng Diyos sa atin, isubmit natin ang ating mga sarili. Para sa ganon, magamit niya. Kay Joseph, sabi ko nga kanina, ginamit ng Diyos yung dreams kay Joseph.
Hindi nangusap ang Diyos through the prophet. Praise God. Kaya sabi sa Romans, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, kailangan yung sarili natin. Hindi na tayo mag-aalay ng frankincense. Hindi na natin kailangan mag-aalay ng myrrh or gold. Tapos na yung time na yun. Ang nire-require sa atin ng Diyos, yung sarili natin, ang kailangang ialay natin. Hindi na natin kailangang i-align yun para i-identify ulit siya. Pero ang nire-require sa atin, yung buhay natin, yung sarili natin, kailangang ialay natin ngayon. Dahil yun ang katampatang pagsamba ng isang mananampalataya sa Diyos. Wala tayong may ibibigay sa Diyos na ibang bagay. Hindi magiging sapat ang anumang bagay o magiging sapat ang anumang halaga, kundi ang buhay ang nire-require ng Diyos sa atin. May present as a living sacrifice. If their gifts identified what it was, the child, our gift will identify what we are. Kung ang buhay na iaalay natin sa Diyos ay ayon sa salita ng Diyos, yun ang mag-a-identify sa atin kung ano tayo. Kung anong buhay ang ipinapamuhay natin sa ating mga sarili, yun ang mag-a-identify sa atin. Yun ang gift natin sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka tanggap-tanggap ang isang regalo, kung hindi ka tanggap-tanggap mga kapatid, hindi mo man gagamitin eh. Maaring itapon mo pa. Ano pa itong binigay ni Brother Perdi? Hindi man maganda. Binigyan niya ako ng small, alam niyang large ang size ko. Hindi mo katotoo, itatapon mo na yun, o kaya lalagay mo saan. Pero binigyan tayo ng Diyos, binigyan tayo ng eksakto ng Diyos. Alam ni Brother Perdi, large ang size ko, large ang ibibigay niya. Sa katawan pa lang, kuminsan nakukuha mo yung eksaktong size pag tinignan mo yung katawan. Pag tinignan tayo ng Diyos, kailangan nakafit yung salita ng Diyos sa iyo. Yung ginagawa mo, kailangan ayon sa salita ng Diyos. Doon ka titingnan ngayon ng Diyos, doon sa iyong mga gawa. Hindi doon sa mga kaloob na binibigay mo, kundi sa buhay na ipinapamuhay ng bawat isa. Yun ang magiging regalo natin sa Diyos bilang katampatang pagsamba. Merong isang kwento ang ating kapatid tungkol sa isang sangbahayan, isang pamilya. Sabi niya, yung pamilya na yun, napakahirap sila. Mahirap ang kanilang buhay. So, nagbebenta lang sila ng kung ano-ano sa tabi ng daan. Ngayon, meron silang isang anak. May isang anak na babae. Sabi nung batang babae, dahil mahirap sila, hindi man kaagad makabili, sabi niya, gusto ko sanang magkaroon ng manika. Para gusto lang maglaro ng manika bilang isang batang babae. Kasi sabi nga ng ating mensahero, yung manika na yun, yung ang nag-a-identify kung ano yung bata na yun. Kasi ang bata, ang batang babae, pag lumaki, ang purpose nito maging isang nanay. So doon pa lang sa kanyang kamusmusan, nandun na sa kanya yung kaisipan na bilang isang nanay. Maglalaro na siya ng manika. Wala sa kanya yung kaisipan na magiging isang karpintero siya. Magiging isang kung anong gawa ng lalaki. Hindi ganun ang kaisipan ng isang bata. Dahil nandun siya sa napakamurang edad, yung kaisipan niya nandun pa sa doon sa fresh, hindi pa na nahahaluan ng sanlibutan. Kumbaga hindi pa nadudumihan. Ang kaisipan ng bata na yun, yung isang batang babae, ang kaisipan niya isa siyang nanay. Kasi in the future, yun ang mangyayari sa kanya. Magiging isang nanay siya. So doon pa lang sa gift na hinihingi niya, identified na kung anong klaseng tao, kung anong, magiging ano yung bata na yun. Halimbawa, yung isang batang lalaki, alam niyo mga kapatid, naisip ko itong sitwasyon na ito, sabi ko tama. Nung nakurap ng diablo yung kaisipan ng tao,
Merong isang bata sa amin, nung maliit, alam nyo, siga. Pero nung nakurap yung kaisipan niya, habang lumalaki siya, yung mga laruan niya, nagbago. Imbes na baril-barilan, naging mahilig siya sa mga bulaklakin. Nung tinitingnan ko siya, siguro mahilig lang sa bulaklak, sabi ko. Pero kalaunan, mga kapatid, lumaki na yung bata na yun. Sumunod siya doon sa mga dahil sa bulaklakin. Naging ganun siya. Kinurap yung kaisipan niya, naging bading siya, naging bakla siya. Which is walang-wala doon sa order ng Diyos. Kasi lalaki siya eh. Kaya sabi ko, nung binabasa ko itong message na ito, sabi ko, tama. Kasi doon sa kaisipan nung batang babae na yon, hindi pa corrupt dahil maliit pa siya, 2 years old. So, wala pa siya doon sa kaisipan sa sanlibutan. Nire-require niya yung talagang role niya sa sanlibutan na ito, yung magiging buhay niya. Maging isa siyang nanay, kaya manika yung hinihingi niya. Pero once na nakurap ang kaisipan ng tao, magbabago. Sa atin noon, ang kaisipan natin, dapat, kung nangyari, kung hindi nagkaroon ng pagbagsak ang tao, wala sa atin yung kaisipan na marurumi na ito. Wala yung kaisipan na makasanlibutan. Yung mga makalaman na bagay. Wala sa atin dapat yun. Pero dahil nasira ng Diablo yung kaisipan ng tao, ipinanganak tayo, puro corrupt. Hindi na natin ngayon maganap yung purpose ng Diyos sa atin. Kaya anong ginawa ng Diyos? Kailangan ipadala niyang kanyang bugtong na anak para i-restore, i-redeem yung nawala, i-redeem yung nasira. Kailangan i-conquer niya yung death. Kailangan i-conquer niya yung grave. Kailangan mapanagumpayan niya yung gawa ng Diablo. Para saan? Kaya sabi niya sa Revelation, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne as I have overcame and sat down with my Father in his throne." So kung paano siya nagtagumpay, nag-set siya ng isang example na bagamat corrupt ang kaisipan ng tao, kahit na ano pang gawa ng sanlibutan na yan, kung merong paglalaban, kaya sabi niya, "To him that overcome," kailang ma-i-overcome. Ang Diablo, hindi kanya tuturuan na, sige, lalaki ka? O sige, magpakalalaki ka. Laging pabaliktad. Lagi yung true gagawin niyang pulse. Kung ayaw mong, dahil gusto mong magpakalalaki, o sige, gagawin kitang babaero. Hindi niya sinet ng tao na maging babaero. Sinet niya si Adam na magkaroon ng isang asawa lang. Bone of his bone and flesh of his flesh. So, ang ginagawa ng Diablo, lagi niyang kinukurap. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesus, kinungker niya yon. What we have to do? Jesus Christ is our example, the perfect example. Para maka-approach tayo sa Diyos. Hindi natin kayang i-approach ang Diyos sa ating sarili lang, sa kurap na kaisipan na ito. Hanggang sa ngayon, merong kakurapan sa kaisipan ng tao. Hanggat hindi nangyayari ang pag-aagaw, meron at merong konting kasiraan dyan. Kaya ang require ng Diyos, perfection. Ang perfection, para alisin lahat-lahat. Kasi hanggat merong natitira dyan, hindi magiging perfect. At pag may natitira dyan, magkakaroon ng hadlang doon sa pag-agaw. Kasi, imbes na darating yung pag-agaw, may corruption eh. Merong bumubulong nasisirain yung focus mo. Katulad nga ng ating kapatid, nagda-drive siya, hindi man niya balak i-violate yung traffic rule, yung police, pero dahil meron siyang iniisip, mawawala yung focus mo kung minsan. So ang gagawin ng Diyos, perfection and holiness. "Be ye therefore perfect as even your Father in heaven is perfect. And be ye holy, for I am holy," sabi niya. Hindi tayo po pwedeng makaparoon sa kanya hanggat hindi tayo nagiging katulad niya. So aalisin niya lahat ang nasa kaisipan ng tao na maaaring maging hadlang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Unless ayaw mo siyang paalis. May karapatan ang tao na umuho at humindi. But look at the very purpose of God. Ang time na ito yung time na kung saan dapat ang tao ma-realize niya kung ano yung purpose, kung bakit siya nandito.
Praise God. Christmas, sabi nga nila. Pag sinabing Christmas, kasiyahan. Pasko. Alam ninyo mga kapatid, may nabanggit ang ating mensahero tungkol sa ibig sabihin ng Christmas. Sabi niya, the real meaning of Christmas is, sabi niya, Christ in you, dwelling in the human heart. That's what the real Christmas is. Christmas, kailangan yung Panginoong Jesus nag-i-indwell sa iyo. Christ in you, dwelling in you. Kung ito yung sineserebrate nila na pagkapanganakan ng Panginoong Jesus, dapat tatanggapin nila sa kanilang puso para magmanifest yung talagang Christmas. Kasi ang purpose ng pagpunta niya rito, hindi lang para magkaroon ng kasiyahan. To save. Para matanggap siya. Kailangang tanggapin siya. Ngayon, ano ang purpose ng sinasabi nilang Christmas kung yung sineselebrate nila na may birthday ang Panginoong Jesus, kung hindi naman nila tinatanggap? What's the purpose? Nothing. They're doing Christmas for themselves only. If that's their very purpose, to celebrate His birthday, accept Him. So kung gusto nyo ma-meet yung talagang ibig sabihin ng Christmas, accept Christ in you. So you can feel the very essence of Christmas. Because that's the very purpose. Amen. He sent His Son to save us, to redeem us. Ngayon mga kapatid, balikan ko yung kwento kanina tungkol doon sa bata. Yung bata na yon, nung hinihiling niya yung gift na bag, dahil sa kahirapan, hindi nibigyan ng bata. Namatay yung bata, nagkasakit, namatay yung bata. So, bagamat nandun sa tatay yung pangako na ibibili niya yung kanyang anak, nag-ipon pa rin yung tatay. Patay na yung bata, nag-ipon pa rin yung tatay. So, habang pinag-ipunan niya, hinihintay niya yung pagdating ng Christmas. Kasi sa Christmas niya, iniisip ibigay. So, nung nagkaroon na, dumating yung time nga ng Christmas, meron siyang konting halaga at meron ng pagsasapatan na isang manika. Bagamat yung manika ay isang sira-sira, gusgusin, sabi nga ng pagkakadestarad ng propeta. Sira-sira yung manika. Pero doon magkakasya yung pera niya. Pero ang kaisipan ng tatay, bagamat patay na yung anak ko, ibibili ko pa rin siya, gagawin ko pa rin yung pangako ko, sabi niya. Ngayon, so, binili niya, nabili niya yung manika, kakaunting manika. Ngayon, habang pauwi siya, iniisip niya yung kanyang anak. Iniisip niya na yung regalo niya na yun para sa kanyang anak. May kasiyahan doon sa kanyang puso pa rin kasi at least nabili na niya. Na-meet niya yung request ng kanyang anak. So, hinahawakan niya. Ngayon, na-check siya ng isang pulis. Kasi, that time, gabi na, sabi nga ng ating mensahero, nag-i-snow daw yun. Tapos, lahat ng tao, nagse-celebrate sa kanilang mga bahay. So, sabi niya nga niya, nag-iinuman, parties. So ngayon, na-check siya ng isang pulis. Ang problema, itong pulis na ito, medyo nakainom din. Nakainom din daw. So, chinek niya. Sabi niya, saan ka pupunta? Papunta ako sa aking anak. Saan ang bahay mo? Sinabi daw niya. But you are going to the opposite direction, sabi niya. Pero doon, papunta doon sa cemetery, yun, papunta sa kanyang bahay. So, papunta siya doon. Sabi niya, you are going in the opposite direction, sabi niya. No, I'm in the right direction. So ngayon, gustong kunin tingnan ng pulis yung kanyang manika, pero hawak-hawak niya nandito sa bosom. Sabi. Nung pinipilit kunin ng pulis, siya, medyo na ipaglaban niya, na-disgrasya siya ng pulis. So, namatay siya. Nung tinignan, nung namatay siyang ganun, kinumagahan, nakita siya ng mga tao, nakakalat lang siya doon sa ano, nakadapa siya at nakakalat siya dun sa kalye. Nung tingnan nila, nakita nila yung manika, hawak-hawak pa rin niya nandito sa kanyang sinapupunan, sabi nila. Ngayon, sabi ng ating mensahero, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin, sabi niya. Bagamat tayo ay namatay, sabi niya, yung pangako niya na ililigtas tayo, hindi nawala. Bagamat ang naging kapalit, kamatayan ng kanyang bugtong na anak, hindi niya winala yung kanyang pangako sa atin. Nung namatay tayo, may pangako na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Patay tayo sa ating mga kasalanan.
Wala tayong ginawang mabuti. Mga manghingino, maninigarilyo, mga masuwain sa mga magulang, kung saan-saan makasanlibutan ng mga gawa. Patay tayo sa ating mga kasalanan. At higit sa lahat yung kasalanan, hindi tayo naniniwala sa hindi natin alam yung salita ng Diyos. Wala tayong sapat na paniniwala. Bagamat may takot tayo, maaaring konti, pero yung kaunawaan wala sa atin. So tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang pangako ng Diyos, hindi nawala. Sabi niya, darating ang araw, ibabangon kong muli. Sabi sa Joel, I will restore what the canker worm, what the caterpillar, what the canker, the locust have eaten. In the last days, I will restore everything. He will restore that bride tree. Ire-restore niya yung puno na yun. At muling mananagana. Mga kapatid, namatay tayo, pero yung pangako niya, binigay pa rin niya. Bagamat nagmukha siyang dukha, gusgusin man yung naging daladala para sa kanya, tinupad pa rin niya yung pangako na may ibibigay niya sa atin. Hindi man niya naibigay ng literal na buhay tayo, namatay tayo sa nakasama ni Kristo at binangon tayong kasama ni Kristo, sabi ng Panginoon. So praise God. Ang Diyos, hindi siya nagkulang sa kanyang pangako. Hindi rin siya nagkulang sa mga biyaya. God's gift always find their places. Let's just open our heart. Huwag tayong matulad doon, sabi ng Panginoong Hesus, ang mga sura, may mga lungga, pero ang anak ng tao, walang mahiligan ng kanyang ulo. Nawa huwag sabihin sa atin ng Diyos yun. Kundi banggitin nawa sa atin, these are my beloved sons and daughters, in whom I am well pleased. Nawa ganun ang sabihin ng Diyos sa atin. Praise God. Let the gift of God find places in our hearts. God bless you, brothers and sisters. Pwede ba tayong magsitay, mga kapatid, at pasalamatan natin ang Diyos? Ang makapangyarihan sa lahat, O Panginoong Diyos, nakita namin kung gaanong kabiyaya ka sa amin o dakilang Ama. Sabi mo nga sa iyong mensahero, ano ang purpose namin dito? Bakit kami nandito? Ano ang pagkatawag namin sa iyong iglesia, O Lord God? Hindi po namin alam maliban nung ipakita mo sa amin, O Lord God. Nawa tulungan mo kami maganap ang mga bagay na ito. Ayon sa iyong kalooban, O Ama, we fully submit ourselves to you. Nawa ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Ingatan mo kami, O Panginoong Diyos. Hindi po namin kayang ingatan ang aming mga sarili. At higit sa lahat, O Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging mapagtagumpay sa sanlibutan na ito. Ang anumang gawa ng kasamaan ay mapagtagumpayan nawa namin, O Ama, sa tulong mo, O dakilang naming Diyos. Salamat, O dakilang Ama, ang mga biyayang aming napakinggan. Nawa, dala-dala namin sa aming paglabas sa sanlibutan na ito. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na huwag maagaw ng ibon o ng diablo ang mga pagpapalang ito, Panginoong Diyos, bagkos sa pagkakahulog sa mabuting lupa, O Lord God, nawa patuloy ang paglago, O dakila naming Ama. Masumpungan mo nawa na ang inirestore mo na kinain ng locust, ng cankerworm, ng palmal worm, ng caterpillar, O God, ay may nairerestore, O Panginoong Diyos. At loobin mo, dakilang Ama, na nawa, Panginoong Diyos, ay hindi na magtagal, O dakilang Ama, ang pagsugo mo sa iyong bugtong na anak, nawa ay mangyari sa lalong madaling panahon. Natutunghayan po namin ang kasiraan ng sanlibutan. Natutunghayan po namin ang mga signs. The natural signs and the scriptural signs, O God, ay nakikita namin na nangyayari na. Dakilang Ama, kalakip nawa nito ang pag-iingat mo sa amin na huwag kaming masama sa mga mapapahamak, O Panginoong Diyos. Sinasampalatayanan namin, Panginoong Diyos, na katulad ng mga magay, nung nagsimula silang mag-worship sa iyo, kinausap mo sila at ibinigay mo ang direction kung saan sila patutungo. Nawa ganun din ang bawat isa sa amin. Ang iyong iglesia, O dakilang Diyos, bagamat munti ang bilang namin sa munting gawain na ito, nawa ang pangungusap mo, dakilang Ama, ay maging specific sa amin, O dakilang Diyos, sa aming mga pagkaunawa, na huwag kaming babalik kay Herodes, bagkus magpatuloy kami sa lugar na kung saan ibinigay mong patutunguhan namin sa buhay na walang hanggan, O dakilang Diyos. Magpatuloy nawa ang pangungusap mo sa bawat isa, O dakilang Diyos. Ang pagkatakot sa aming mga puso ay manatili nawa sapagkat sinabi mo, ang pagkatakot ay siyang simula ng karunungan, O God. Let every one of us be wise as a serpent and be humble as a dove, O God.
We fully submit to you, O God. Ito po aming mga samot na dalangin sa iyo. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God.